Tuloy-tuloy pa rin ang manual encoding ng mga boto sa PPCRV ngayong araw. Igit tayo ng update mula dyan kay Rod Lagusad. Nakatutok live. Rod, rise and shine! Papatuloy pa rin sa kasalukuyan ang ginagawang manual encoding ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV dito sa may bahagi ng University of Santo Tomas kaugnay pa rin ng katatapos na Hatol ng Bayan 2022. Tulad ng Lunes, mahigpit pa rin ang proseso na sinusundan ng mga volunteers mula sa paghiwalay ng mga national election returns, mula sa local election returns at pagdaan sa dalawang beses na pag-encode. Matapos ito, ang pagsasagawa pa ng verification para masiguro na tama ang nai-encode. Kagabi ayon sa PPCRB, aabot na sa 4,925 election returns ang kanilang natanggap. Una nang sinabi ng PPCRB na wala pa silang nakikitang discrepancy sa kanilang ginagawang validation. Habang sinabi rin ng PPCRB na walang nakitang irregularidad kaugnay ng umano'y 6832 pattern o ang kumakalat sa social media na 68% ng mga boto para kay dating Senator Bongbong Marcos at 32% ng mga boto para kay Vice President Lenny Robredo. Sa kasalukuyan, base sa unofficial parallel count ng PPCRV as of 8:17 p.m. o kagabi, nasa 9.811% ng mga clustered precincts ang nakapagtadala ng electronically transmitted na resulta o 105,753 clustered precincts mula sa kabuuang 107,785 clustered precincts sa buong bansa. Samantala, buhos na rin ang mga nagpapadala ng pagkain para sa mga volunteers ng PPCRB ngayong umaga. Kagabi pa lang ay marami na ang unang nagpadala ng mga pagkain sa mga volunteers na nagsagawa ng manual encoding dito sa UST. Aljos, samantala, kaugnay pa rin nakaantabay na dito ang ika-apat na batch dito sa PPCRB para sa mga magma-manual encode o magpapatuloy ng trabaho dito sa PPCRB. Aljo. Okay, maraming salamat, Rod Lagusad.